Para lang naman sa butas ng gulong, pinag-iiyakan nyo na, oh. Tingnan ko lang, ho. Sandali lang. Medyo malalim po yung tama, pero sige. Tutulungan ko na po kayo. Pakipakas na lang ko yung trunk. Kukunin ko yung spare tire nyo. Hindi na okay lang. Malambot na rin yung spare tire ko. Miss! Miss! Natakot mo ba kayo sa akin? Miss naman. Wala akong full topper na kasing pogi ko, no, miss? Ate, sige na ho. Kailangan ko lang naman ho kumita eh. Huwag na ho kayo matakot sa akin. Miss, sige na ho. Hey. Kennedy Cabanero nga po pala. Ken for short. At your service. Tuloy pa po ba kayo sa pupunta niyo, Tay Grace? Gabi na. Hindi na siguro. Baka magising yung mga bata. Sayang, gusto ko pa naman silang makita. Tsaka maganda mag-isip dun eh. Taga Guadalupe pa po kayo niyan, ha? Ba talaga mayayaman, ate? Mag-iisip na lang, lalayo pa. Problema mo ba sa love life, ate? Hindi ah. Sa pamilya lang, sa bahay. Ah, wala ho yun. Kami nga ni nanay ate, pagka nag-aaway kami, kutos-kutosan lang ako, tapos-tapos na yun. Patiin na kami ulit. Madagdal na ho ba ako? Diyan na. Tapos na ho? Hey, ma'am. Salamat po, ate, ha. Ate, pagka may problema po, tawagan niyo lang po ako. Talagang gustong-gusto mong kumita, no? Oo. Gusto ko lang tulungan si nanay. Ate, teka lang, ha. Salamat. Wala akong problema. Sige na ho, Ate Grace. Lumihan, lumihan po. Sensya na. Okay. Taga, Ate Grace. Thank you! Sige, Ate. Sige, thank you! There was a time na talagang takot na takot ako kasi nagkaroon ng cases on tuberculosis sa loob ng tulungan. And add to that instances, yung gang violence. Kulang na lang, hilahin kong palabas ng kulungan ng anak ko. But you can't. For the past 12 years, para na rin kami nakakulong kasama niya. Tapos about segundo, bawat araw, nag-aalala kami sa kanya. That's why Saturdays are very important. Simula nang makulong si Christian, our Saturdays are always spent with him. Nakahinto ang operations ng cargo tuwing Sabado. Dahil sa araw na yun, naka-reserve talaga for our family.
and for our son. Sa ganung paraan, nakabawi ako sa anak ko. I'll be the first to admit, noon, hindi maayos ang relationship namin. But if there's one good thing that came out of this, naging mas malapit kami bilang isang pamilya. Darating na po ngayon ang mga kaibigan ni Christian Vergara. Ito na po sila. Sila pa ngayon ang masubo at masaya kasi sa amin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman mangyayari yung gusto nila eh. Hindi ba matagal lang kinontra ng tatay mo yung mga motion-motion nilang yan? Pero Nay Dolores, hindi dapat tayo makampante. Totoo ang sinasabi nila. Pwede pang makalala yung lalaking yan. Talaga naman, oo. Nakakaibad ako sa mga taong yan. Hindi ko alam kung paano nakakaya ng nanay mong humarap yan eh. Teka muna. Totoo ba yung sinabi mo sa akin kanina? Bah, ang tagal na natin naiintriga kung saan siya pumupunta. Yung pala, nandoon lang nakikipagharapan sa demonyong yun. Isa lang ang dahilan kung bakit willing si nanay makaharap ang lalaking yan every year. Pinapaasa niya si nanay tungkol kay Vince. Pinaglalaroan na naman tayo. Sinabi nila sa akin na ikaw daw yung bisita ko. Nagulat ako kasi tingin ko nung huling beses kita nakita, you were 12. Anong pinagsasabi mo sa nanay niyo? Wala ako sinasabi sa... Bakit babalik-balik itong nanay ko kung wala kang ginagawang pambibilog sa utak niya? Gusto ko lang sabihin sa'yo na tigilan mo na yung nanay ko. Sobra na yung pinagdadaanan niya. Sobra na yung ginagawa mo sa kanya kaya tama na. Hindi lang ikaw ang merong nanay na nahihirapan. My parents never bothered your family. Hindi sila lumapit sa inyo para sumbatan kayo. At kami pa dapat magpasalamat sa'yo? Mahirap man paniwalaan. Pero masaya na ako. Naka-move on na rin ako. And I have learned na maraming bagay ang kailangan kong tanggapin na hindi na magbabago. Sana kayo rin. Sana ikaw rin. Alam mo, ikaw yung nasa labas. Ikaw yung merong pagkakataon na gumawa ng mga bagay na pinapangarap at gusto mo. Pero sa atin dalawa, bakit parang ikaw pa yung mas nakakulong sa nangyari nun? Ito ba? Ito ba ang palabas mo sa TV? Mga sinasabi mo sa nag-i-interview sa'yo? Kriminal na nagbagong buhay. Kriminal with a golden heart. Alam mo, kahit ano pang drama iharap mo sa akin, alam ko wala kang konsensya. Dahil kung meron, matagal mo na pinaatras ang apelyo sa korte at panghabang buhay mo pagbabayaran ang ginawa mo sa kapatid ko. Isang balita na malapit ang lumabas ang desisyon ni Judge Corpus sa kaso ni Christian Vergara. Sinasakyan na nga nila ito eh. Handa ka na ba kung sakali makalabas yung lalaki niya? Confident kami sa final namin motion para labanan ang ebidensya nila. Yung video took only 30 minutes but at exactly 7 minutes, hindi mo na nakita si Christian Vergara doon. Paano kung nakasali siya? I know that already, Gabriel. Just calm down. Questionable rin ang reputation ng witness nila. Paano papanig ang RTC sa testimony ng mga drug addicts kumpara doon sa mga witness natin? I'm quite sure that Judge Corpus is taking that into consideration. Like I said, Gabriel, calm down. Nag-iingay lang yung mga Vergara niyan.
Aray ko eh. Magpakasal na lang tayo sa West. Kahit ngayon na, game ako. Ako pa magdadrive. Ano? West? Huwag naman. Ang tagal naghintay ng mga kapatid mo, mama mo. Ibigay naman ang sana na ikasal tayo sa simbahan. Tama ka naman dyan, Gab. Diba? Siyempre, diba? Ikaw nga lang nag-iisang babae sa inyong magkakapatid. O, minsan ka lang ikasal, diba? O bakit hindi pa ibigay sa'yo lahat, diba? Diba? Ang mukha kong madamay-damay dyan, ha? Basta ako, ang importante sa akin, makasal itong si Ronnie. Eh, kung nabubuhay lang si Papa eh, sigurado, matutuwa yun. Kasi, kumpirmado yung anak niya, babae. Alam mo, Kuya, kung buhay si Papa, sigurado ko mas magiging proud siya sa akin dahil konti na lang, malapit na akong maging head ng CIDG, katulad niya noon. At saka, Ate Lydia, di ba nakatikim na naman si Mama nung romantic wedding sa kasal niyo ni Kuya? Bakit pwedeng sa akin simple na lang, di ba, Gab? Oo, sandali ah. Hello? Oo. Parang wala sa focus yung groom mo. Mukhang gusto nang umatras sa kasal, no? Tapos may mukha, naka-blue. Maliit lang siya. Uy, Kaloy! Oh. May nakita ka ba dyan, kitchen? Kitchen? Ah, hindi ko alam yun. Pero si Ken may napulot kagabi, di ba? Baka nga nakay ka manero, miss. Darating ho ba siya ngayon? Di yata eh. Saan ko ho kaya siya pwedeng puntahan? Hi, pre. Yeah. Hi. Labs. Ah, Labs. Miss mo na naman ako. Oh. Miss mo na naman yung kagwapuan ko. Ayan. Napakapal talaga ng mukha mo, Moy. Baka nanay mo'y nakakamiss sa'yo. Mamas buhay ka eh. Balong, balong. Balong? Nga pala, balong. Hindi ka pumasok kanina. Anong klase na natin? Pa-absent, absent ka pa. Baka gusto mong bumagsak ka. Pairam na lang mga notes mo. Review-review lang naman yan pagka-finals eh. Tsaka, Labs, kahit naman pumasok ako ng school, hindi rin naman ako papayagang graduate nung pag wala kaming pambayad ng tuition, eh, di ba? Sabagay. Kaya nga rumakit na lang ako doon sa may ice plant, oh. Eh, di natulungan ko si nanay sa pambayad. Ano mo, Labs? Naka 180 pesos ako doon. Sa mga naipon ko, mga nagpas 500 na ata. Mm. Oh, 9,500 pesos na lang. Makakagraduate na ako. Lang, ah. Lang talaga, ah. Ano mo, Labs? Oh. Buti na lang talaga, nakapasa tayo sa UP, no? Para kapag ka-college na tayo, halos ang allowance mo na lang papunumahin namin ni nanay. Oo nga eh. Sayang kung pwede lang namin kayong pairamin ni nanay. Kaso, sakto lang pang-tuition namin magkakapatid yung padala ni tatay. Paksigan mo mga nanay natin, gusto sa private school pa. Huh. Love, tulad nga ng sabi ni nanay, di bali lang mahirapan siya igapang pang-tuition natin. Basta sa maayos ang turo. Di ba mas okay na yun? Mas marami na tayong alam. Para kapag ka-abogado na tayo, marami na akong bala sa utak. Napakayabang. Abogado. Kennedy. Nga pala. Palutun tayo sa chess, ha? Ano? Tuloy na natin?
talo ko na. Aga ka pang matalo mo ang tournament champion ng Nabota. Napakayabang ipag natalo ko na. Hmm. Bala ka dyan. Maasim yan. Hmm. Si Grace? Si Grace, ano kayo nandito? Teka, hulaan ko po ah. May sira na naman ho yung sasakyan yun. Ah, hindi. Galing na akong vulcanizing, sabi nila dito ka daw. Nahulog ko kasi yung parekoy ko. Parekoy? Yung puppet keychain ko. Ah, okay. Oh. Teka. Buti na lang napulot mo. Oo nga. Salamat ah. Si Grace, mamahalin po ba yan? Talagang pumunta ka pa dito para lang dyan, eh. May sentimental value kasi to sa akin. Sa baby brother ko to noon. Wala na siya. Nawala siya nung 4 years old siya. Ah, Ti Grace, si Labs nga po pala. Labs. Ah, Jennifer. Labanos po kasi yun. Ah, Labs. Labs. Okay. Ate, nice to meet you po. Hello. Kaganda mo naman. Sayang wala dito si nanay. Nakita niya sanang bagong kaibigan yung balong. Balong? Balong? Ah, anak na lalaki po sa Ilocano. Nag-aapayaw ko kasi kami dati. Balong. Buti ba naman si Grace Fontanilla? Palagi ko pong sinasabi sa anak ninyo na pwede naman niyang hindi harapin yung Fontanilla. Attorney, you have to do something about this. Ma'am, pabayaan na ho natin sila. Kung gusto nila ng taong masisisi, then they can blame you all they want. Hindi naman ho to para sa akin eh, pero para sa kanila. Ngayon, kung gusto talaga nilang ilabas yung galit nila sa akin para mapagaan yung nararamdaman nila, then wala na akong magagawa talaga dun. Irereklamo natin sila. Dad, kahit ireklamo natin sila, hindi pa rin naman magbabago na nandito ako sa loob. Hindi, pwede magbago yun. I'm positive na papanigan ni Judge Corpus. Ang testimonya ng 5 nating witness laban sa testimonya ng isang witness ng mga Fontanilla. And as for the video, very credible ang expert na nagkukumpirma na hindi tampered dito. Maganda ang record niya sa korte. All we need is wait for the next hearing. Christian, anak. Konting panahon na lang. At wala nang Fontanilla ang makakalapit sa iyo. Pinapangako ko sa iyo yan. Ate Grace, kapag pupunta ko kayo dito, kailangan may bodyguard ko kayo, ah. Hindi mo kayo na mag-isa dito. Parang ikaw. Hey Grace, ako pa, no? Pagka nalaman nilang kasama kita, walang gagalaw sa iyo dito. Diba, Labs? Kennedy. Alam mo, ikaw, pansin ko, medyo mayabang ka, pero napansin ko masipag ka. Diba sabi mo sa akin kagabi, kailangan mo ng trabaho? Eto. Grace Fontanilla. Kaharaan ang pangalan niya. Pangmayaman talaga. Sa patahian namin yan. Kailangan namin ng mga tao. Talaga, ate. Thank you po, ah. Kahit malayo, ate, pupuntahan ko po. Kailangan, eh. Ano buhay. Ken! Ano? Nanay mo na ikipag-away sa palengke. Ha? Labs, ikaw na bahala kay Tigrace, ha? Tsekin ko na si nanay, ha? Kung ayaw nyo naman magbayad, kunin niyo yung mga isda ninyo, tapos umalis kayo dito, ang lalangsa ninyo. Mabait kayo! Hi, Georgette! Ikaw, huwag ka magmalaki sa akin. Baka gusto mo isampal ko sa'yo itong isda ko nang makita natin kung sino mas malansa. Bayaran niyo, magbayad kayo. Kung meso kayo, kumita na nga kayo eh. Ayaw niyo pa magbayad. Alam niyo ba, pwede kayo matimanda sa ginagawa ninyo? Kennedy, pwede ba kayo na makialam ako na makikita ko usap dyan? Ano ba? Nakalagay sa kontrata niyo, di ba? Una, meron kayo 1 linggo na mag-abiso sa amin kung magtataas kayo ng renta. Di ba? Pangalawa, dapat may public forum muna para mapagkasunduan ng lahat. Oh, pangatlo, higit sa lahat, para saan yung taas-taas ng renta na yan? May CR nga, hindi nyo namimintin na eh. Oo nga! Hindi nyo namimintin ano? Ano? Mahimik kayo! Tama! Anak mo to, no? Alin, Jackie? Kasi manang-manas sa kadaldalan mo eh.
Pwede mo lang dali sa korte ito eh. Alam mo, bago mo siya dalhin doon, turuan mo muna siya ng good manners sa kahit kanta. Apa? Sama-sama lang kung gali mo, mana-mana sa'yo. Bye kayo! Sige, Mari, ha? Basta yung bulk order ng Visayas, tanggap na nila. Problema ko na lang itong Dubai. Mukhang marami-rami, kaya nga nagpapadagdag ako ng trabahador sa HR. Oo, sige, basta ikaw na ang bahala. Hindi naman pwedeng hindi yan umabot sa deadline. Ikaw naman, Mari. Kailan ka ba naman pinalpak ng iyong magandang head of production? Oh, magkita na lang tayo dito? At sandali, Mari. Di ba sabi mo sa akin kanina, sinabi ni Grace kay Desiree na magtatrabaho siya sa labas? Sabi ni Desiree sa akin, sandali lang eh. Pero hanggang ngayon, wala pa rin dito. Sandali, gusto mo, patawagan ko na lang ulit? Papunta na rin ako dyan. Dyan na lang kami mag-usap. Sige. Ito yung monthly status report ng kumpanya. Andiyan dyan na rin yung hinihingi mo na mapa. Mm-hmm. By the way, yung suggestion mo nga pala regarding the new route, mukhang viable. Ma'am, yung dinadaanan ng mga barko natin, marami tayong nakakasabay na shipping lines. Mas makakasave siguro tayo ng pera kung doon tayo sa Area 1. You know what? I have so much admiration for you na. Dahil kahit nandito ka sa loob, nagagawa mo pa rin tumulong sa negosyo natin. That's the least I can do, Ma'am. Kapalit ng lahat ng mga ginagawa niyo para sa akin. Ay, siya nga pala. Ito nga pala yung application ng anak ni Mang Eli. Si Mang Eli, yung kausap nyo kanina, na guard, yung kaibigan ko. Okay. Yung anak niya kasi, nawala ng trabaho dahil nagsara yung kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Sabi mm-hmm. naman ni Mang Eli, sipag naman daw yan. So, baka pwede nating ipasok as checker sa isa sa mga warehouse natin? Eh, di ba last month lang meron ka ng pinasok na relative ng isang inmate? Mm. Yung dinala ko sa kumpanya ng Tita Cecil mo, is that the one? You know what? If I didn't know you any better, iisipin ko na nagtatayo ka na dito na employment agency. Hindi naman, ma'am. Alam nyo kasi, marami ang nangangailangan ng tulong dito. Ang kailangan lang talaga nila, isang taong makakapagbigay sa kanila ng pagkakataon. Kasigurado ka na ba dyan? Well, magtatayo daw ng bar sa Cebu yung kapatid ni Clarice. Pwede daw po ako magtrabaho dun. Tsaka, chance na rin po siguro niya na makipag-ayos sa pamilya niya. Alam niyo naman ako, hindi na siya kinausap pagkatapos niyang buntis kay Vince. Eh, alam mo ba yan ang nanay mo? Kaya pa lang ang nasasabihan ko. Eh, alam niyo naman yung mga yun. Lalaki lang yung drama. Eh, naku, paano nung kung si Vince? Hali ka nga dito. Ang bigat mo na. Mag-miss niya ang lola at tita niya. Diba? Mag-miss mo ko? First is, annyeonghaseyo. In English, that is, how are you? Okay, repeat after me. Say, how are you? You. Okay, again. How are you? Marian. Oh. Gabriel, ano ginagawa mo dito? Hindi ba sapat yung pinupunta mo si Christian Vergara sa kulungan? Ano? Di ba sinabi ko sa'yo, tigil mo itong kalokohan mo? Tama na yung pagpunta sa kulungan, tapos sige, malalaman ko, dinamay pa si Grace. Sandali. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Grace. Okay. Grace, ano itong sinasabi ng tatay mo? Totoo ba? Pinuntahan mo si Christian Vergara? Huwag kang magde-deny, ha? Tinawagan ako ng kasama kong abogado. Nandun siya kanina dahil meron siya kliyente pinuntahan. Opo. Pinuntahan ko siya. Nay, gusto ko lang masigurado na wala siyang sinabi sa'yo yung kasinungalingan, kaya kayo pupunta doon every year. Baka mamaya may psychological torture na siyang ginagawa sa inyo. Sandali! Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kay Mrs. Vergara, sumugod siya sa Little Hugs noong isang araw, Nay. Galit na galit. Siya mo nagsabi sa akin. Marian, pwede ba? Itigil mo itong kalokohan na ito bago sila magsampan na reklamo laban sa'yo. At ikaw, tama na yung pagpunta doon, ha? Kailan ba darating ang panahon na iba naman ang poproblemahin natin? Lagi na lang ba tayong ganito? Oo, Gabriel.
Hanggat hindi natin nahahanap si Vince, palagi tayong ganito. Pero alam mo, kung nagsasawa ka na, pwede namang hindi ka na makialam eh. Pero ako, hindi ako titigil. Maghahanap talaga ako ng paraan hanggat matuntun ko ang anak ko. Pinoprotekta ko lang itong pamilya natin sa gulot problema. Dahil tagal na nito eh. Tama ka. I'm done. Pero huwag niyo mamasamay niyo ginagawa ko. At kayo, kung di niyo kami kayang suportahan ni Ronnie, I'm perfectly fine. Pero huwag niyo akong aakusahan na nakalimutan ko na si Vince dahil nagsisimula ako ng bagong buhay. Sinubukan kong panatiliin buong pamilya natin. Hindi ako ang sumuko.